atin punto ngayon ang 7th kabanata ng ating kwento na pinamagatang Till Death Do Us Part. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Ano ba tong ginagawa ko? Nais sa loob ni Tyler habang pinagmamasdan ang nakapikit na si Luna. She was kissing him back with tears in her eyes. Dapat pakawalan na niya ang babae kaysa tuksuhin at udyukan pang makagawa ng kasalanan sa kapatid niya. Dahil bago pa man dumating sa buhay nito, nakaplano na itong ikasal kay Justin. Hindi man ang babae at si Justin ang mismong may plano niyon, nakakasiguro siya na matutuloy pa rin yun. Halos kilala na rin kasi niya ang mga magulang ni Luna, lalo na ang daddy nito. Alam niya na ipipilit ni Mr. Carlos Velasquez ang gusto para lang maprotektahan ang kumpanyang minana at para mas palakasin pa ang kapangyarihan at mga koneksyon ng mga ito. Kung kay Justin maikakasal si Luna, masisigurong mapapanatili ang estado sa lipunan ng bawat miyembro sa pagitan ng dalawang maimpluwensyang pamilya. Ipilit man ang gusto, sino lang ba siya? Isa lang siyang ampon sa paningin ng lahat. Dapat ay nadala na siya sa nangyari sa mga magulang. Pero heto siya ngayon. Dapat inihatid na lang niya si Luna sa townhouse. Pagkatapos ay lumayo na ng husto sa babae. Pero hindi niya mapilit ang sarili na gawin yun. Lalo na ang puso na sa dinami-rami ng pagkakataon ay parang ngayon pa napiling magrebelde. Dahil miss na niya si Luna. Mabilis niyang nakasanayan ang pagtawag rito noong magkaibigan pa sila. Ang pagtawag tuwing umaga para marinig ang malambing na boses nito ang isa sa mga bagay na inaabangan niya. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon para sa buong araw. At ang pagtawag sa babae sa gabi ang nag-aalis naman sa maghapon niyang pagod. But then, the kiss happened. And he could not force himself to call her again kahit gaano pagustuhin. Dahil ayaw niyang mailang ito sa kanya. Pero aaminin niya na siya man ay sandaling distract sa ginawang paghalik kay Luna. Nagawa niyong ipalimot sa kanya ang pangarap na pagtakas sa lahat ng iyon. Dahil sa halik, maliman, inasam ni Tyler na manatili na lang kung saan malapit ang babae. Nang tumugon ito sa halik, ipinaramdam nito na kahit paano, patas pa rin ang mundo sa isang gaya niya. And now that Luna was kissing him back again, he felt like she was making things right for him again. At sa pagkakataong iyon, lalong magiging imposible na malimutan niya ang babae. Lalo na ang halik na iyon. Hindi si Luna ang unang halik ni Tyler. May mga nauna na rito. But kissing her made him feel like it was the first time he ever kissed someone. Ang malalambot at matatamis na mga labi nito, ang mahinang pag-ungol, at ang lahat-lahat ng tungkol sa babae, parang may taglay na mahikang tumatago sa kanyang puso. Mabuti na lang at hindi pa siya umalis sa restaurant kanina. Mabuti na lang at siya ang kasama ni Luna ngayon. Dahil sa gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, ay gusto niyang iparamdam sa babae ang presensya. Hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang lalaki na nagmamahal dito. Gusto niyang iparamdam na hindi lang si Justin ang may kakayahang makapagpasaya kay Luna. Siya rin. Kaya niyang mapasaya ang babae. At sa piling niya, hinding-hindi ito masasaktan. Gusto nang lumaban ni Tyler. Gusto na niyang manindigan para sa pag-ibig at para sa kaligayahang matagal na panahon nang ipinagkakait sa sarili. Gusto rin niyang bigyan ng pagkakataon ang babae para may mapagpilian. Para may ibang mapagtuunan ng pansin maliban kay Justin. Gusto niyang si Luna ang mismong magpa siya ng tama o mali. Gusto niyang sa babae mismo manggaling kung titigil na ba siya o hindi. Ipapaubaya niya ang desisyon dito. Kung sasabihin itong sumuko at tumigil na siya, titigil siya. Gaano man iyon kahirap.
Susuko siya. Gaano man, kasakit iyon. Bahagyang humiwalay si Tyler kay Luna. Idinikit niya ang noo sa noo nito. Hindi pala garantiya na dahil sinunod mo ang sinasabi ng isip mo, tama na ang magiging desisyon mo. Bakit ako? I followed my mind and I tried to avoid you. Halos na pabulong na sabi niya. But it didn't feel right. It never felt right. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Luna. Luna, noon pa, mahal na kita. Mahal na kita. Iyon ang ibig kong sabihin. The guy is in love with you, idiot. But that can't happen. Tutol ni Luna nang makabawi sa pagkabigla. Ikakasal na ako sa kapatid niya. At alam mong mahirap sumuway sa mga magulang ko, Camila. Lalo na kay Daddy. Minsan na akong pinagbigyan ni Daddy sa karyer na pinili ko. Pero pagdating sa relasyon namin ni Justin, gustuhin ko mang sumuko. Alam kong hindi na siya madaling mapapapayag. Maswerte na nga lang ako at nagkataong mahal ko si Justin. Noon, Luna. Mahal mo si Justin noon. Dahil kung mahal mo pa rin siya ngayon, hindi ganyan ang mga sasabihin mo sa akin. You should have told me instead that you don't love Tyler. Period. Pero imbes na iyon, ay nag-alala ka na agad tungkol sa posibleng pagsuway mo sa mga magulang mo. Inabot ni Camila ang kamay niya at magiliw ng umiti. Kung tatanungin ba uli kita ngayon kung sino ang mahal mo at sasabihin kong huwag mo na munang isipin kung ano ang tama at mali, kung ano ang bawal sa hindi, ano ang isasagot mo? Kaninong pangalan ang sasabihin mo? Habang pinagmamasdan si Tyler, ay ang mga sinabi ni Camila ang paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Luna. Kaninong pangalan nga ba ang sasabihin niya? Hindi pa rin siya sigurado. Mahirap pumili. Natatakot siya na baka aksidenteng maging basihan ang katatapos lang nilang pagtatalo ni Justin at ang sakit na pinagdaanan sa lalaki. Gusto niya na kung pipili man, dahil iyon talaga ang isinisigaw ng puso. At sa oras na makapili na siya, bahala na. Pero gagawin niya ang lahat para ang sariling desisyon naman ang masunod. At hindi ang sa daddy niya o kung kanino man. Ikinulong niya ang mga pisngi ng lalaki sa mga kamay niya. Masaya akong malamang mahal mo ako, Tyler. I was just hurt to know that during those times that I was crying for someone else, you were there by my side to see those things. Nasasaktan akong malaman na nasasaktan na kita noon pa. Dahil ayaw kitang masaktan. Mahalaga ka sa akin. That's the only thing I can see right now. Marahan niyang hinalikan ito sa noo. Masaya ako na kasama ka ngayon. Masaya ako na nakita kita. Masaya ako nang tumakas ako palayo sa sakit. Naroon ka. Masaya akong tumakas na kasama ka. I was happy to know that just like before, you were there to rescue me. Kakailanganin ko pa ng panahon bago sumagot. Maibibigay mo ba iyon? Masuyong umiti si Tyler. Hindi naman ako naghahangad na sabihin mong mahal mo rin ako. Masyadong mataas ang bagay na yon para hangarin ko. Besides, when I say I love you, it doesn't mean that you have to say you love me too, Luna. Dahil hindi naman ako humihingi ng ganun. Kapag sinabi kong mahal kita, ang ibig sabihin nun, nandito ako. Kaya huwag kang matakot dahil hindi ka nag-iisa. Na kapag sinabi kong mahal kita, ang ibig sabihin nun, pwede mo akong maging sandalan. Na nandito lang ako kapag kailangan mo. Na maaasahan mo ako. At ang ibig sabihin niyon, ano man ang mangyari, ikaw lang ang nasa puso ko. Hinawakan ito ang mga kamay niya at hinalikan. Masaya akong malaman na kahit paano, napasaya kita. At masaya rin ako nang sumagal ako at umamin sa'yo. Humiling ka ng panahon. That's more than the answer I want to hear. Dahil ibig sabihin, you will reconsider. Ano man ang maging sagot mo sa susunod na mga araw, tatanggapin ko. Ang gusto ko lang naman, sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, iba ang magdesisyon para sa akin. Para sa puso ko. And I want that to be you, Luna. I love you. I love you so much. And I want you to decide whether I should hold on or let go.
kaya hihintayin kita. Hihintayin ko ang sagot mo, maging anuman yun. Hindi na siya nakapagsalita pa. Pakiramdam niya, nalulunod siya sa mga sinabi ni Tyler. Sa emosyon na ngayon, ay malinaw nang nababasa sa mga mata nito. Maya-maya, napaiyak uli siya. Niyakap niya ang lalaki. Agad naman itong gumanti ng mas mahigpit na yakap. Sa kabila ng lahat, napakaswerte pa rin niya. Napakaswerte niya dahil may isang gaya ni Tyler na tumatanggap pa rin ng buo sa puso niyang paulit-ulit ng nababasag. Mulat sa pool, bigay na lang ng bigay ang lalaki. Panay pagbibigay ang ginagawa nito na hindi lang sa kanya, kundi pati na rin kay Justin. At sa puso niya, umaasa siya na sana isang araw, ang lalaki naman ang makatanggap. Because Tyler had been giving for far too long, and he deserved to, at least, receive something in return. Your designs are really fantastic. I can't wait to see my daughter's wedding dress designed by you, Luna. Thank you, Mrs. Ching. Sinikap ng umiti ni Luna sa ina ng isa sa mga kliyente bago magalang na nagpaalam. Nagpunta siya sa isang sulok sa mansyon ng mga Valdez kung saan mas kakaunti ang mga tao. Nang araw na iyon ay birthday ni Tita Lucila, ang ina ni na Justin at Tyler. Ngayon na lang uli nagkaroon ng grandang party ang matandang babae. Sa nakalipas na mga taon kasi, mula nang makomato si Tito Charlie, naging pribado na lang ang mga selebrasyon sa mansyon. Pero ngayon daw ang taon para sa mga selebrasyon, ayon kay Tita Lucila. Lalo pat ilang buwan na lang ay ikakasal na raw sila ni Justin. Mahigit 3 linggo na ang nakakaraan mula nang magtalo sila ng fiancé sa restaurant. Pero hindi pa nagagawang aminin ni Luna sa mga magulang ang totoong sitwasyon nila. Sinadya niyang magpahaging minsan, lalo na sa daddy niya, na nagkakalabuan na sila ni Justin. Pero kampante ito na maaayos daw nila anuman ang kanilang pinagdaraanan. Iginit nito na anuman ang mangyari, dapat matuloy pa rin ang kasal nila ni Justin. Patunay na roon ang patuloy pa rin na wedding preparations nila. Mukhang kahit si Justin ay wala pa rin inaamin sa mami nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakikita ni Luna na nag-a-exert na kahit paano ng effort ang lalaki para sa kanila. Ilang ulit itong dumalaw sa bahay pero hindi niya nilabas. At hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil si Justin sa pagtawag sa kanya kahit hindi na niya sinasagot ang mga iyon. Napahugot siya ng malalim na hininga. Hanggang maaari, ayaw na muna sana niyang makipagkita sa mga Valdez, lalo kay Justin. Pero parang nakaramdam ang mga magulang niya, lalo na ang kanyang daddy. Sinadya pa siyang daanan sa townhouse para sabay-sabay na raw silang magpunta sa mansyon. Pero pagdating doon, sinadya niyang lumayo sa mesa ng mga magulang. Nagkunwari siyang nag-iikot sa paligid. Sigurado kasing anumang oras, lalapit sa mesa nila ang mga Valdez at mag-uungkat uli tungkol sa preparasyon para sa kasal. Napabuntong hininga uli siya at kumuha ng isa sa mga wine glass sa hawak ng tray ng nagdaang waiter. Marahan siyang sumimsim doon bago nababagot na iginala ang tingin sa napakalawak na garden ng mansyon. Hanggang sa sala niyon ay may mga tao. Mga tao na sa pagdaan ng panahon ay napapagod na siyang harapin. Mga tao na panay negosyo at kung paano pa mas magkakamal ng mas maraming pera at kapangyarihan ang pinag-uusapan. Mga tao na ginagawang basehan ang pinagmulan at katungkulan ng kapwa bago pakitunguhan ng mga ito. Hindi kaila kay Luna ang mga negatibong sinasabi ng mga ito patungkol kay Tyler. Isang bagay na sa nakalipas na mga taon ay laging nakapagpapainit ng ulo niya. Hindi kasi matanggap ng mga taong tinutukoy na nakapasok si Tyler sa sirkulo ng mga ito. Mga matapobre sila at napakataas ng tingin sa sarili na akala mo kung sino. Na parang hindi pa niya alam na ang ilan ay mga gold digger naman. Na parang gugustuhin naman ni Tyler na mapabilang sa mga ito. Kahit siya, isinusuka ang sirkulong yon, ang ipinagyayabang na mundo ng mga ito. Ni hindi niya alam kung paano iyon nasisikmura ng mga magulang. Siguro nakasanayan na lang ng mga ito
pero siya ay hindi. At sa palagay niya, hindi siya masasanay kahit kailan. Napahinto agad si Luna sa pag-inom ng alak nang nakita ang kanina pa hinahanap. Magkasunod na dumating ang magkapatid na Valdez sa mansyon. Nakaitim na Amerikana si Justine habang nakasuot naman ng asul na Amerikana si Tyler. Parehong walak itulak kabigin sa kakisigan ang mga lalaki. Pero sa kung anong dahilan, sa iisang partikular na tao lang tumutok ang atensyon ni Luna. Para tuloy sa sandaling iyon, nagkaroon ng bara sa lalamunan niya. Si Tyler. Sa nakalipas na mga araw, ang mga tawag at text messages lang ni Tyler ang tinatanggap niya. Ang lalaki lang din ang hinahayaan niyang makabisita sa bahay o sa opisina. Araw-araw silang nagkikita maliban sa araw na iyon. At gustong-gusto na niyang naririnig ang boses ng lalaki. Bumibilis ang tibok ng puso niya, marinig lang ang boses ni Tyler. Hindi na naulit pa ang paghalik nito sa kanya mula na ang umami ng nararamdaman para sa kanya. At nakakahiyamang aminin, hinahanap-hanap niya ang halik na iyon. Gusto niyang maulit-uli yon. Nanatili ang tingin ni Luna kay Tyler. Maya-maya, bumilis uli ang tibok ng kanyang puso. Parehong magaling magdala ng sarili ang magkapatid. Madalas kung maglakad si Justine ay parang siguradong-sigurado sa lulugaran at gagawin. Habang si Tyler naman, simple lang na parang iniiwasan ng husto na makaagaw ng atensyon, na malabong mangyari dahil sa kagwapuhang taglay. Kahit ang mga babae ay natahimik nang dumating ang magkapatid at sa dalawa na lang nakatuon ang mga mata. Pinagmasdan niya kung paano dalhin ni Tyler ang sarili sa mapagpanggap na sirkulong iyon. May matipid itong ngiti para sa lahat ng nadaraanan. Noon niya na-realize kung gaano siya kaswerte. Dahil sa dinami-rami ng tao, lumalabas na siya lang ang hinahayaan ng lalaki na makakita ng buong buo ng ngiti nito. Naglakad si na Tyler at Justine papasok sa mansyon. Nasa palagay niya ay para batiin ang ina at iabot ang dalang mga regalo. Pagkaraan lang ng ilang minuto, lumabas si Tyler na parang may hinahanap. Hindi nagtagal ay nagtama ang kanilang mga mata. Hindi nakaligtas kay Luna ang pangingislap ng mga mata ng lalaki. Pero parang sandali itong nag-alinlangan bago naglakad palapit sa kanya. Hindi na tumigil sa malakas na pagkabog ang kanyang dibdib. Habang naglalakad ito, nabigla siya sa iba pang mga nakita kasabay ng pagdagsa ng mga realisasyon sa sistema niya. Hello there, princess. You look breathtaking tonight. Halos pabulong lang na sabi ni Tyler para makasigurong walang ibang makakarinig. Nakasuot si Luna ng simpleng puting gown na humahakab sa katawan niya. Sleeveless iyon at nagpalitaw ng malaking bahagi ng kanyang likod. Isa iyon sa mga disenyo niya na mas naging kapansin-pansin dahil nakatali pataas ang buhok. Mula pa nang dumating sa party, ilang ulit na siyang nakatanggap ng mga humahangang tingin mula sa mga lalaki. Ilang ulit na rin siyang nakatanggap ng mga papuri. Pero iba ang dating ng si Tyler na mismo ang pumuri sa kanya. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Tinitigan lang niya ang lalaki. Hindi makapaniwala sa nararamdaman. Bigla ay napakarami niyang gustong sabihin. Gusto niyang tawirin ang natitirang distansya sa pagitan nila at yakapin si Tyler ng mahigpit na mahigpit. Pero hindi pwede. Lalo pa ngayon, nadamang-daman niya ng unti-unti na aagaw na nila ang atensyon ng mga bisitang naroroon. Ay, nag-alis siya ng bara sa lalamunan bago nakuhang sumagot. I think I need to go home now. Naglaho ang kinang sa mga mata ni Tyler. But be sure to follow as fast as you can. Pakiramdam ni Luna ay nadagdagan ang liwanag at kislap ng buong paligid nang makita ang pagkinang uli ng mga mata ng lalaki. Abangan ang sunod na pangyayari sa mga susunod pang mga kabanata.